humanap ng pagkakakitaan. At then, Nick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama po natin ang ating napakagandang veterinarian na may malaking puso sa agrikultura, si Dr. Corazon Occidental. Hello, Doc! Hello, Amy! At sa ating mga taga-subaybay, magandang araw din sa inyong lahat. Agree ako dyan. Ayan. Doc, ngayong araw, maganda yung ating topic po, ah. Kasi excited na naman ako, Amy. Yes, it's something, akala mo very common, ano? Pero ano ba yung, bigla akong inisip, ano ba yung alam ko sa food preservation? Ang inisip ko lang yung mga nasa can, yung mga sardinas, yung mga pineapple juice. Pero yun nga, mabuti at meron tayong nakuhang guest ngayon mula sa ATI, Agricultural Training Institute ba, Amy? Yes, opo, ATI. Ang ating pong mga kasama ay talagang, naku, napakagaling magturo. And na-realize ko, di ba? Na-realize ko din sa ating walang sawang advocacy para mag-promote ng agrikultura, yung sagot sa tanong ng mga magsasaka, paano naman po ang pagbibenta? Paano naman po yung overproduction? Eh, ngayon, yes, magkakaroon ng kasagutan. Tama. Ay, ito, Amy. Ano ba ang, yes. Ano ba ang alam mo dyan sa, tayo kasi parehong taga-probinsya eh. Ano ba ang alam mo dyan sa food preservation? Ako, Dokora, personal experience ko dyan, nangyari sa akin yun, mga way back elementary days ko. Kasi yung teacher ko, ano ba yun eh, TLE pa sa amin. So, meron okay. Kami project sa school. Ang project namin ay mag-preserve ka ng itlog. So, yung itlog, ilalagay mo yan sa jar. You mean to say, marunong kang gumawa ng itlog na maalat? Salted egg. Ayun. Oo, salted egg. Yung tubig, lalagyan mo yan ng asin, tapos papakuluan mo. Pag nawala na yung asin, palalamigin mo, inilipat mo dun sa jar, tapos ilalagay mo yung itlog. Ibubuhos mo ngayon doon yung tubig, maghihintay ka ng ilang araw, pag lumutang ka yung itlog, pwede nang asin. So, walang definite kung ilang number of days, basta kung kailan siya lumutang, gano'n. Yan po yung naalala ko kasi elementary days ko pa yun. Ako naman, ang naalala ko, hindi naman sa school, kundi mismong sa lola ko, kung paano yung burong mustasa. Kasi there was a time nagtatanim din kami sa likod bahay ng mga mustasa na yung excess ba, yung hindi kayang ubusin sa kitchen. Ayan, gagawing burong mustasa. Napakasimple, Amy, tubig lang at saka asin. Burong mustasa ka na, burong mangga. Yun, ganun lang. Ay, pero, yun, burong mangga din. Kasi maraming manggahan dito sa amin. Ayun. Sa ano pa ang magagawa natin sa mga iba-ibang uri ng prutas na like yung bayabas. Bayabas, chesa, makopa, yung mga berry pagka panahon, 'di ba? Panapanahon niyan eh sobra-sobra. Mga dagsa, opo, at nagkakasira na lang kasi ng dagsa. Yun ang term, dagsa. Yes, anong gagawin natin sa dagsa? Exciting. Exciting ang araw na ito. Yung mga overproduce na natin, Dok. Pwede na natin silang i-process. Ito nga, tuturo sa atin mamaya, no? Food preservation. At take note, guys, hindi lang to food preservation basta-basta. Ito ay home food preservation. Ayan. Gagawin mo ito sa loob ng iyong bahay. Ayan. Ang unang customer mo ay ang iyong pamilya. Kaya sigurado ako sasarapan niyo yan. Galing. Ang galing na introduction ng Amy. Okay, agree ako dyan. Kaya po, sa ating mga kababayan, abangan niyo po, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Ito, balik po ang Agree Ako Dyan. Doktora, ngayong araw, merong isang importanteng tao tayo na makakasama. At ito nga po, i-introduce ko po siya sa inyo, Doc. Siya po ay Women of the Future Southeast Asia Mentor of the Year Awardee
At siya din po ang school director ng Mocha Family Learning Center. Kasama po natin si Miss Gloria Morris, aka Ka-GG. Hello po! Hello everyone! Kumusta? Hello! Kumusta, doktora? Hello, Miss Gigi, kumusta? We are so honored. Thank you for giving us a chance na maging guest ka dito sa aming palatuntunan ni Amy. It's our pleasure po. So, ayun Amy, diretso na tayo dahil nga napakaganda ng ating topic ngayong araw na to. Yes! Alam mo ba, Dokora, madami talaga na naingganyo sa pagpe-preserve ngayon ng pagkain. At kaya nga, inibitahan natin si Ka-Gigi. This is something new. Kasi, di ba? Ka-Gigi, this is something new. Kasi in the past, ang mga guests namin ay mga talagang producer, mga local producers, direct from the farms. Pero ito, branch din siya ng agriculture, of course. And magiging napakagandang inspiration sa ating magsasaka. Kaya, siguro, ako na muna ang mag-uumpisang magtanong, Amy. If it's okay with the two of you. Sige, Gigi, gusto ko malaman kung paano ka naka-derive ng concept dito. Paano ka nag-arrive dito sa napakagandang konsepto ng food preservation? Actually, kasi doktora, nagsimula ako, syempre bilang isang ina, no? At tapos, nung time na yun na kapag-aral ako ng Master Food Preservation sa Las Vegas, Nevada. Tapos, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, nagkaroon kami ng small farm, ano? So, nagsimula kami talagang manirahan ng aking mga anak sa isang rural community dito sa Padre Garcia, Batangas. Dito, nakapagsimula kami ng aming family farm. So, na nagsimula kami ng family farm namin. Just like in any typical family farm. So minsan, syempre, sobrang na sa family needs, you know, more than enough for our family consumption. So sabi ko, sayang naman, lalo na pagka tagbunga ng mangga, doktora, just ko, dami talaga, parang, fruit bearing trees ang nasa farm niyo sa Batangas, sa IC. So, sobra pa sa mga commercial selling, yeah. Ganon. Kasi nung una namin binili yung farm, talaga po siyang mango orchard siya nung una. Kaya lang, unfortunately, hindi siya yung pinaka-tinatawag natin dito sa Pilipinas ng mga high value, no? So, kasi mga Indian mango. So, mabababa lang ang bili. Alam niyo, minsan sa isang puno, magkano lang ang bili nila, no? So, mabilis niya hinog ang Indian mango. Mabilis mahinog, at saka madali siyang bumagsak. Oo. So, minsan parang, literally, parang inaapakan mo na lang yung mga mangga. So, mabilis, yes. Nakakapanghinaya. So yun yung parang una kong yun ang parang unang-una kong experience on that. Sabi ko, why not use my training into good use, ano? So nagsimula ako ng, sabi ko, may mangga, so what can I do with mango? So I started, na nag-aatsara kami ng Indian mangoes. Pagkatapos gumagawa din kami ng marami kaming pinrosses. Nag-start kami ng jam, nag-start kami ng for green mango juices, yung mga ganon. So sabi ko, I can actually apply a lot of it. Dahil siguro sa background ko, originally nasa fashion industry ako. So meron akong fashion design background and product development. Layo talaga tapos po. Tapos naging ano siya, nag-master's pa siya. Pinag-aralan pa niya itong food preservation na to sa Las Vegas, Amy. So napunta talaga ako dito. So parang ang nangyari, talagang ginamit ko yung product development doon sa food processing. Yes. Na-realize ko, Gigi, yung tinatawag na calling natin, somehow, from fashion industry, tapos agriculture, farming, kung isipin mo, ang layo, somehow ginagay tayo ng isataas kung paano maswak at kung paano pa mas makatulong sa ating mga kababayan. Sige, ayan. So yun talaga. Kaya natuwa ako kasi, syempre now, being located from a rural community, sabi ko, paano naman ba tayo magiging helpful then para makatulong tayo sa rural development. So, nagsimula rin kami magtayo na kaya ginamit namin yung farm bilang isang, dahil ako ay syempre, ako po ay isang homeschool educator, ang asawa ko ay horticulturist. So, nag-decide kami, bakit hindi natin to, kasi yun ang strength natin bilang isang mga nasa education, ano, magturo tayo. So, nag-decide kami na mag-focus on Tibet dun sa ating technical vocational skills in agriculture. So, yun ang simula ng journey namin. Tapos nag-start na rin kami with DAATI, naging extension service
service provider kami with DA. So syempre nakita namin yung mga needs ng community, na isa sa mga needs ng community, lalo na kung nasa farming sector ka, is kinakailangan mong matuto talaga ng food preservation. So talagang yun ang finocus, nag-focus din kami on that one. Kaya madalas nakikita niyo po kami na madalas po kami naimbitahan pagdating sa home food preservation. Kasi doktora, kagaya nga sasabi ko na hindi na ito bago, ito yung mga time-tested home food preservation technique. Kaya nga, di ba, nag-araw. Oo, na-improve lang. Yeah, na-improve lang. Natural system of food preservation. Tama po. Oo, yun. Kaya nga, minsan binibigay ko sa kanila, kailangan, lagi ko sinasabi, na dini-differentiate ko sa kanila yung pagkakaiba ng home food preservation than food processing, you know? Kasi yung home food preservation, ito yung mga... Pwede mo na i-discuss mo sa amin ka, Gigi, ang difference ng home food preservation at saka ng processing. Oh, kasi Doktora Annie, no, dun sa home food preservation, talagang ang ginagamit natin dito, syempre ito kadalasan ang intent natin is para sa family use and home food production, hindi ba? So hindi meron tayong, kasi bilang pag sinabi natin food processing na tayo at tayo nagtitinda na for commercial, malakasan. Tsaka meron na tayong liability sa ating mga consumers. Yes. Meron, so kailangan. Mm-hmm. So iba na yon, kinakailangan dumaan tayo talaga. Syempre kailangan may mga regulations na tayo na dapat natin siyempre sundin bilang isang enterprise. Pero kung para sa sarili nating gamit, ano, at hindi naman natin, alam naman natin na minsan i-consume natin siya in a month, in 2 months, or in 3 months, hindi naman yung mga 2 taon na shelf life, ano. So, kung pwede natin gawin ito mga time-tested na home food preservation technique like salting, ang tagal-tagal na natin nagdadaing, hindi ba? Asin lang ang kailangan mo, hindi ba? Tapos, yung atsara, burong mangga yan. Buro, yes. So we have so many. So sabi ko nga, we can do home food preservation by salting or brining. Na ang gamit mo lang talaga asin as a food preservation. Mm-hmm. Di ba? Tapos pwede rin tayo ng home pang food preservation. Pang ano yun? Pang sabi mo nga, pang additional lang sa consumption sa kitchen. Yung mga ganun. Oo, hindi lang doon. Kasi, pambahay lang talaga. Actually, sabi ko nga, sa bahay, tsaka siguro mga kamag-anak natin, pang regalo natin. Basta ang regalo birthday. Oo. Kasi tinatawag natin, di ba rito? Hindi ba, doktora? Oo, ngayon lagi natin sinasabi yung importansya ng traceability, no? So pagka kaya madalas ang sinasabi, tinatanong nila, yes. Sana ko pa pwedeng, ano, as long as you can trace the food, no? Na alam mo kung sino yung consumer mo, hindi ba? So ito yung traceability concern niya, maski sa mga farm produce din po ba, hindi ba tayo? Saan ba galing? Kasi pag nagkakaroon ng problema on E. coli, ititrace mo yan. Saan ang galing? Saan mo ititrace yung, saan nag-occur yung problema ng ganon? So ganon din po rin sa home food preservation. So hindi na madalas na tinuturo ko, dapat meron tayong traceability. So kung ibinigay natin siya, alam niya na, so bakit yung chat ko nagka-problema? Saan galing yung kinain ko? Okay, ganito, di ba? Oh. So ngayon, matitrace mo, saan ba ako nagkamali? Oh, saan ba yung learning? Part ng learning procedure, yeah, learning that's process. Right. That's right. It's number so, yun one traceability. Number of traceability is very important talaga pagka dalhin natin sa ganitong home food preservation. So yun, a very, very simple technique yun, doktora. Home food preservation by brining or salting. Kasi brining, gagawa ka ng brining solution, tapos dun mo ilalagay yung, ilalagay mo yung, halimbawa kagaya nito, ito paborito ng mga ano ko to, Doktora Amy, di ba pagka umagi nagsasangag ka, naku, ang tamad na mga anak, ang mga anak ko, tamad mag-minch ng garlic. So ang ginagawa namin, gumagawa kami talaga ng minced garlic na in a bottle. So talaga ini-scoop na lang nila yung garlic, mabilis silang magsangag. Interesting. Sa pwede, rice, pwede. Nagawa ka ng garlic rice. Ako, mapipili din ako magluto. Pag gagawin mo lang sa bagong technique. Oo, gagawa ka lang ng brining solution. Hindi ba? Unang-una, hindi ba naglalagay ka rin naman ng asin sa sinangag? Hindi ba? So by using salt, you are actually preserving yung garlic mo, hindi ba? Or yung kahit iba mong panggamit. So you just prepare a brining solution, ilagay mo dun yung mga minced garlic mo or sliced garlic mo, and then pwede mo na siyang gamitin later on. Naka-ready na, naka-prepare na sa pantry. Diba? Hindi na sila magbubukas sa mag-agay. Ayun, mag-inig-inig. Pwede, so po, pwede ba yun? Salted garlic na parang ano rin, panghalo sa sinangag, tapos ilalagay lang natin sa rice, tapos ilalagay natin sa microwave. Ganito lang, ayan, a very simple formula to use, Doktora, is
at least mga 20, sabi ko nga, huwag ka lang bababa sa 20% ng ano ng salt in your brining solution. But you can go as high as, no? Sabi ko nga, syempre the higher yung salt niya, yung environment, yung salinity, yung tinatawag natin, itinataas natin yung salinity environment, hindi ba? So pag mataas ang salinity environment, yung chances mo na mag-start mag-contaminate ng germs or bacteria, mababa, hindi ba? So itinataas natin yung salinity environment. So huwag kang bababa ng 20% kasi yun ang recommended ng ano ng sa National Home Food Preservation Center. Pero kaya ako madalas sinasabi ko at least go by 30 or 40 kasi unang-una naglalagay ka rin naman ng asin eh. So kung ang pag ginamit mo siya, salt na and let's say yung ano garlic, you know, garlic may salt na. Hindi ka na maglalagay pa ng asin later on kasi okay na eh. 'Di ba? Pinalaki mo pa ngayon yung shelf life ng iyong ano ng iyong garlic kasi garlic. Taas ng ano eh kasi tumaas yung salinity eh, di ba? Pero ang mga inaabot. Ah, naku, umaabot siya ng matagal. Minsan umaabot siya ng pag nagbabrine kami, mga 6 months, ganyan, tumatagal siya ng gano'n. Tapos, pag sinamahan mo, tapos sinasabi ko, kadalasan, pwede mo pa yung i-combine, iba-iba mga preservation technique, pwede mo i-combine. Magyan natin ng konting chini, gano'n, diba? Kung gusto natin maanghang, pwede ba yun? Oh yeah, pwede. Walang ano doon. Lalo na, sabi ko, kaya ako, pag nagtuturo ako, tinuturo ko yung iba-ibang method of food, home food preservation. Tapos, pwede mo siyang i-combine. Let's say, for example, syempre, di ba sinasabi natin, refrigeration is also a food preservation. Yan yung modern food preservation na ang ano. Ngayon, pag kinombine mo yung kasing brining or salting, yan, wala naman, hindi mo kailangan ng refrigeration dyan eh. Kahit sa pantry lang, pwede kahit yan. Sa probinsya. Diba, yung sa probinsya mga kababayan, hindi walang refrigerator, walang electricity. Pwede yun. So, pwede silang mag-brine, ilagay lang nila sa table nila, huwag lang masyado naka-expose sa araw para talagang hindi na ano. So, okay lang po yun. So, basta dry place lang, cool dry place lang. Lagay lang nila doon. Tatagal yan ng 3 months. Ngayon, pag kinombine mo siya with refrigeration, so kung ine-expect mo siya na 3 months, umabot pa siya ng 6 months, hindi ba? So, depending yun sa environment mong sinasubject sa kanila, sila. So if you combine that, halimbawa kagaya, bakit po ba ang mga bakit ba ang ating atsara ay tumatagal? If you really analyze it, unang-una ano ba nilagay mo sa atsara? Nilagay mo ng asin, nilagay mo ng suka, hindi ba nilagay mo ng sugar? Eh ba tatlo yun? So you preserve them by salinity, you preserve them by sugar concentration, you preserve them also by fermentation. So tatlo yung method of fermentation. Open, suggest pa ilagay sa refrigerator, di ba? Yes. Pero tumatagal pa rin po siya ng matagal. Ano? Kaya lang sinasabi natin, kasi in-expose mo na siya air, eh, di ba? So dapat medyo i-ano mo na siya, start mo na siyang i-consume. Pero tumatagal siya ng matagal. Opo. So ito, number one pa lang sa brining, no, na pag-aralan natin. Brining and salting. Pero may iba-ibang klase ng preservation na nabanggit si Kajiji. Ito nga yung sugar saka fermentation. Pwede mo bang explain sa amin yung iba-ibang klase ng preservation, ma'am? Oh, sige, syempre. Tapos na tayo sa salting and brining. Sa pangalawa naman, pwede rin doon yung home food preservation by sugar concentration. So, ang sugar, nag-a-act din siya as food preserver, hindi ba? So, dahil pag tinaas mo rin naman yung Brix meter, yung sweetness environment niya, ang nangyayari dyan, talagang na-preserve mo rin siya. Bakit nga ba ang ating mga candy, di ba? Noong mga noong panahon. Yes. Pinatutuyo lang, tapos nilalagyan ng sugar, pagkatapos tumatagal ng matagal, di ba? So that is food preservation by sugar concentration. So yun ang ating ano. Pero gusto ko unahin pala yung pinaka-importante at wala man lang kahirap-hirap. Yun yung food preservation by drying. Kinukuha lang natin energy ng araw. We just mga dried fish, ganyan. Exactly. So kaya nga sinasabi ko, yung pagdadaing, dalawang food preservation method yan. So by salinity at saka drying. So kinombine mo yung dalawang food preservation method, di ba? So ganun din po. No? So
pwedeng isa lang or pwedeng combination of different method of food preservation. Yun yung ano natin, sa sugar, sa drying, sa drying by salting or salinity, katapos sugar concentration. Tapos, yung isa naman, pickling. Ano naman po ba yung pickling? Pickling naman, tinataas mo naman yung acidity ng environment, hindi ba? So, ito naman. Bali yun yung, Kajiji, yun ba yung yung parang process ng pickles? Oo, tama. Vinegar. So, kailangan mag-vinegar naman ngayon. So, ito naman, ang kailangan mo naman dito, vinegar. So, itinataas mo naman din yung kanyang level ng acidity. Dahil mataas ang level ng acidity niya, naku, walang mabubuhay na bacteria dyan. Kung super, so, ano kadalasan na tanong? Sinasabi ko, ganun din, no? Parehas. Excuse me. Kung ano, kasi talagang excited ako. At saka sa totoo lang, Amy, ipo... Bala kong gawin yung mga ano na to eh, mga enumerated na home food preservation. Yung question ko, Kang Gigi, nagkakaroon tayo ng analysis na naaapektuhan ba ang mga nutrient values ng mga different foods na nag-undergo dito sa ating food preservation? Ito yung madalas tinatanong kasi din niya sa akin, sinasabi ko, imaginein mo, hindi ba sinasabi, meron tayong tinatawag dito, di ba, doktora, na food miles, ano, yung food miles. So, ito yung food miles, ito yung layo ng layo na pinanggalingan ng pagkain ng food for food to your dinner table. Kung ikaw nasa farm, okay. Kung ikaw nasa farm, doktora, at doon ka mismo nag-preserve. Kita mo walang itinakbo yung ano mo, walang itinakbo yung food mo, hindi ba? So actually, nagsa-start mag-degrade ang nutritional value niya pagka din syempre sa layo rin ang itinatakbo niya dahil syempre yung oras bago mo, let's say, ang farm galing sa Batangas, bago makarating ng Manila, ilang oras na tas na subject sa init. So syempre unti-unti nang nawawala ang nutritional value nung ano, bumababa ng konti, hindi ba? So unlike, dito tayo nung makarating. Yes. Unlike na immediately within the farm, from the farm, ipopreserve na natin, hindi masyadong naapektuhan ng nutrients. That's right. Oo, exactly. Kasi ang ano nito, Ami, is zero food miles. Imagine zero food miles. You pack it within the farm. Kasi nasa backyard mo lang Yes. Yes, within the farm lang. Pero kasi, pag ito ba niluluto natin, hindi ba, yung kasi parang sabi niyan, mag-evaporate yung nutrition, ano yan, pag niluluto na natin. Siyempre naman pag niluto mo, medyo nababawas na siya. No? Pero yun nga sinasabi natin, dalawa naman yan eh. Nababawas pero at the same time, also, pinapatay mo rin naman kung anumang hindi magandang pathogen or bacteria na meron dun sa time na yun. So it's food safety. Ang habol natin dito, food safety. Food safety, kaya, yes. Preservation and food safety. Kaya minsan sinasabi nila, not all fresh, no? Hindi mo naman pa pwedeng i-equate yung nutritional value dahil fresh. Hindi naman yun ang ibig sabihin talaga ng fresh. It doesn't follow. It doesn't really follow. Kasi kung halimbawa yan nanggaling naman yan sa fully sprayed na farm pagkatapos fresh mo nga kinain. Eh, hindi rin, hindi ba? Marami din chemical. So dapat talaga, lutuin mo talaga siya. Oh, di ba? Lutuin, hugasan mo, lutuin mo para ano. Diba? So, yung napaka-importante ng mga food preservation process na pinag-uusapan natin. Yes. Oo. So, kaya minsan yun ang gusto kong ina-explain ko, huwag niyo, hindi lagi synonymous yung freshness dun sa ano ha, sa safe food safety. Kasi akala ng mga tao minsan, thank you sa enlightenment. Diba? Mismo ako personally, at aywan ko baka si Amy, yun din ang thinking eh. Yan yung mga common ano common na mga expectations kapag so Kajiji, further sa ating talakayan kasi natuto na kami ni Amy, ang galing mong magturo sa food preservation. Ang isusunod kong itanong, paano so tuturuan, ang intention natin ay maturuan natin ang ating magsasaka dito sa different process ng food preservation. Further, paano kaya natin pa sila matulungan na magkaroon ng idea na ito ay isang magiging maganda ring hanap buhay sa hinaharap? At malaki kaya ang puhunan? Okay. So, syempre naman ganito, doktora, lagi din natin, ito na i-explain natin kasi ako minsan, nag-mentor po ako sa ating mga micro-entrepreneurs. Ano? So, sinasabi natin na meron din tayo mga obligation bilang isang food processors. No? Bilang isang food processors, may obligation tayo sa ating mga consumers, hindi ba? So, kinakailangan din natin, sinasabi natin, talagang papasok ang food safety rito. Kaya lagi kong, syempre, at ini-encourage din natin na for livelihood, pwede nyo naman gamitin yun, like yung gaya na sinasabi ko nga, doktora,
cetera. Basta yung traceability ando doon palagi. Ano? Kaya pag, para sa ating mga micro-entrepreneurs, lagi kong sinasabi, may proseso yan. Hindi ba tayo parang umaakyat tayo ng hagdan? Hindi naman tayo pwedeng umakyat ka agad ng gano'n. Correct. Unti-unti yan. Unti-unti yan talaga. So ang learning process at eventually para maging entrepreneur din sila. So simulan mo pag naging pag natututo ka na, na di, kasi hindi ba sina even sa pagtuturo ng skills training, doktora, tinuturo ang sinasabi natin, kailang the more you practice the skills, yung learning mo tumataas kasi may mga nadidiscover ka eh. Mayroong mga pwedeng ituro ituro sa iyo sa isang classroom setting or even ngayon sa online setting na hindi mo madidiscover unless ginagawa mo na talaga, diba? So kinakailangan gawin nila 'yon tapos madiscover nila kasi minsan not all vegetable and fruits are the same, yun din yung sinasabi ko. So in home food preservation, it's a good thing, ano, kasi nakakapag-explore ka. Kasi imagine mo, doktora, iba-iba ang, let's say, if you are preserving by sugar concentration, di ba? Iba-iba ang level ng sweetness ng ating fruits. Kaya minsan pag kaya ako, doktora, minsan hindi ako nagbibigay ng recipe. Kasi pag, kasi pag in-apply nila yung recipe na yun to another fruit, iba yung ano eh, kalalabasan, iba yung output. Let's say, for example, even sabihin natin mango, no? Hindi ma-achieve yung desired na, ano, oo, na hindi pa laging gano'n, no? Kasi na resulta. Hindi naman laging consistent ang tamis ng mangga, hindi ba? Sometimes, pero ano pican maasim. Sometimes, the same song, different singers. That's so right. Nasa pag-interpret, nasa gumagawa. Kaya sinasabi ko, ang home food preservation, art, it's more of an art, ano? Kasi nakakapag-explore ka. Pero ang food processing, science na yan. Kasi pag dahil food processing is more of a science, kasi pinag-aaralan mo na talaga lahat ng content niya, yung sugar level niya, and everything. Tsaka hindi ka pwedeng magkamali kasi you are producing in batch, malalaking batch na, no? Pero pag nag-home food preservation ka, meron kang ability na maging art siya kasi ginagamit mo ngayon yung creativity mo eh. Kung ano yung nilalagay mong herbs. Ano ba? Kagaya ko, minsan ako gumagawa ko ng nagba-brining ako pag nag-brining ako ng garlic, hinahaluan ko rin siya ng mga herbs. So kasi alam ko, konti lang naman gagawin ko sa small batch, 1 dozen or 2 dozens, ganyan. O, so yun lang yung ginagawa ko, talagang traceable lang talaga. So alam ko kung sino yung bumili nito, sino yung bumili niyan, and everything. So yun yung sinasabi ko na yun ang pagkakaiba nila. Home food preservation, I would consider that it's really an art. Talagang pwede mong ipasok ang creativity mo. Food processing, talagang science na yan dahil talagang kailangan. Talagang may standard ka ng sinusunod. Talagang detalyado yan. Hindi ka pwedeng magkamali. Pag sourcing mo, yung sourcing mo, dapat eksakto, ganito talaga. May certain standard specifications yon. So hindi ka pwedeng, wala kang masyadong flexibility in food processing. Pero in home food preservation, use the basic. Yung sabi ko nga sa inyo, doktora, kanina, pag alam mo yung 4 na basic na yun, pwede ka maglaro. Mm-mm. Tapos ito rin yung isa pang tinuturo ko, doktora, sa ano, sa food, home food preservation. Dito, even sa farm, ito lagi ako nadidinig ng mga tao ko, lagi ko itong sinasabi. Pag nagtuturo ko, lagi ko sinasabi ko, hindi porque hindi ginagawa, hindi na pwedeng gawin. Kasi tayo, minsan kasi, lagi-lagi natin sinasabi, ang bayabas naman, hindi naman pinipikil eh. Bakit hindi pwedeng gawin? Pwede, hindi ba? Why not? Use it. Hindi ba? So, kaya lang tayo, kumbaga minsan may blinder tayo dahil ito na itinuro sa atin na matatanda, ito lang yung ginagawa natin. So, hindi sabi na, pwede bang pampaasim yan? Aba, pwede pampaasim, pwede pang sinigang, hindi ba? So, we have to be very also creative when we are doing home food preservation, even when we are cooking. But pwede natin gamitin ba kung ang role, ang gusto mo lang na mangyari is flavor na acid, ano yung mga pwede kong gamitin na pampaasim? So pwede yun, kahit ano, di ba? Kaya kung tayong resort, wag resort ng resort, doktora, sa nakapackage na pampaasim, kung meron namang pampaasim na available sa ating bakuran, di ba? Yes, yes, opo. Ayan, tuloy-tuloy po. Break muna tayo, pero tuloy-tuloy po ating usapan tungkol sa home food preservation. Kasama pa rin po si Miss Gigi Mori. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Tuloy-tuloy nga po ang ating usapan. Kasama pa rin si Kadji.
ka, JJ. Kanina pa natin na pag-usapan itong food transportation. Pero ano-ano ba yung mga prutas na pwede natin gamitin para dito? Ito, Ami, ito yung gusto ko din na i-educate ang ating mga mga future home food preservation. Doon sa tanong na yan, kahit ano, pwede. So, kahit ano, pwede. Di ba? Wala tayong limitation. Ang mas importante rito, alam mo itong maintindihan mo ang konsepto ng pamamaraan ng training na home food preservation. So, kaya madalas, yun ang itinuturo ko. Intindihin niyo yung konsepto ng salting, ng sugar concentration, ng drying, ano, tapos ng pickling and fermentation. Pag naintindihan niyo yan, may iisip niyo na, ito mas maganda to sa ganito. Ito mas maganda to sa ganito. No? So yun yung ano natin, yun ang kailangan natin lang na, yun ang pinaka-importanting maintindihan natin. Kasi isipin natin kung halimbawa ang mangga siya. Siyempre yung mangga, iba-ibang state. No? May time na yes. Raw, merong ripe na. So kung raw siya, anong magandang gawin? So sabi ko nga, pwede mo siyang gawin din na atsyara. Hindi ba? So actually, it's napakagandang gawing atsyara yung ating mga hilaw na mangga. So pwede mo siyang gawin. Pwede mo rin siyang, pwede kagaya ng sinabi ni Doktora kanina, pwedeng buro, dissolving yun. Ano? Pwede mo siyang dissolve. No, iba-ibang klase, hindi ba? Sabi ko nga, pwede mong i-drying. SNR yung akala ko, simpleng burong mangga lang yon, isang gano'n na kanama mango, 400 pesos, pero ang sarap. 400? Sa pag-aralan natin, so once alam natin ang konsepto of that, no, madali natin ma-apply. So pwede yan, tapos kagaya, kaya hindi lang sa mga prutas. So sa pagdating sa prutas, halimbawa let's say kagaya rin sinabi natin na kung ang bayabas mataas sa vitamin C, di ang gagawin mo, hindi ka na masyado maglalagay ng maraming citric, no? Or suka. Iba na yung gagamitin mo. So, maring sugar naman. So, ganun din naman din. Pag gumamit ka ng ibang fruits, halimbawa let's say, papaya, na raw na papaya. Ito, madalas ang ginagamit lang natin, atsara. Yun lang alam natin gawin sa ating papaya, ina-atsara natin. Pero pwede rin natin siyang gawing jam, hindi ba? Pwede rin tayo magawa ng papaya jam. Pwede rin tayong gumawa ng... Pwede po! Pwede lang pwede gumawa ng... Pwede lang pwede gumawa ng papaya? Pwede. Pwede ka gumawa ng papaya jelly. Hindi ba sabi ko, ang jelly gawa lang siya sa fruit juice. Yes, it's sweet. E di i-juice mo yung papaya tapos gagawin, ilulutuin mo siya as a jelly. So kinakailangan lang may pectin ka para talagang mag-set yung ano mo, yung jelly mo. So ganun lang yung mga konsepto na. So pag-aaralan mo rin ang ingredients mo, no? Pag-aaralan mo siya, ito mas mataas ito sa sugar. Ito mas mataas ito sa ka-asim, gano'n. Yan ang sagot. Ay, Jenny, may nakita ko, duhat, yung ginawa mo na duhat. Yes, pwede rin ang duhat. Nagkakalaglag pag panahon ng duhat. Tama. Nagkakabulok. So, kaya sabi ko, experiment kayo. Yung nakagandahan sa atin sa home food preservation, try nyo mag-experiment. Once alam nyo yung mga iba't ibang konsepto of home food preservation, just experiment on it, no? And see how long it would last. Para matry mo din, para sa susunod na harvest season, alam mo, ito, tumagal ito ng ganito katagal, pwede ko siyang gawin ulit, di ba? So, ganun klase. Ma'am, nakakagawa ba tayo ng ng mga grapes? Mga ubas? Pwede naman. Pwede naman. Kaya lang madalas ko rin pinopromote. Gamitin natin yung mga local fruits natin. Sayang naman kung kasi kaya minsan sinasabi natin na masyadong underutilized. Yung mga, especially ako, proponent ako kasi ng Philippine native natin Philippine native trees natin and fruits. So sabi ko, gamitin natin yung mga underutilized fruits natin. Kasi pag hindi natin ginamit yung underutilized fruits natin, ang mangyayari, wala nang farmer na magtatanim. Pag wala nang farmer na nagtanim, mawawala na siya. Paano yung biodiversity natin, hindi ba? So dapat lahat may purpose. Dapat lahat may gamit. And no? Also, yeah. And also, hindi dapat masiraan ng loob. Halimbawa, yung problema naman, marketing and overproduction. Ito na ang sagot sa mga minsan na nasisiraan ng loob ang ating magsasaki. Kasi hindi nila maibenta. Wisco ka, Gigi, ay bukod sa good luck sa inyong napakagandang advocacy, ay patuloy-patuloy pa ma-strengthen ang iyong tie-up sa Department of Agriculture para dito sa iyong line. Kasi, di ba, nabalitaan nyo, yung kamatis, nagkakabulok sa Baguio, yung mga lahat ng, di ba, truck
natapo na kasi doon sa pandemic, nagkaroon ng quarantine, hindi sila makabiyahe. Pero kung mayroong general guidelines, teachings. Kaya nga po sinasabi natin na sana magkaroon, dahil nga in promotion din ng food security, ang lagi ko rin isa sa mga ina-advocate ko din, sana magkaroon ng mga local processing centers na malapit kung saan ang mga farmers. No? Kasi po, imagine ninyo kung ibinabiyahe pa ka. Gigi, total na, umpisan mo na rin lang yan. Nandito kami ni Amy. Tutulong kami sa inyo na mag-lobby sa DA. Gawin natin yan. Susunod na project natin. Tama yan, Doktora. Hindi ba sinasabi nga natin? Siyempre ngayon, medyo pandemic. Ano? Pero once nag-reboot na ang ating economy, sinasabi nila na ang isa sa pinakamagiging ano is yung mga tao, gusto nila siyempre yung mga nasa open environment. Ano? So gusto nila farm, so doon pumunta sa, instead of magbibisita sa mga ano, iba-ibang lugar, baka gusto nila, dahil pinopromote din naman natin ang ating farm tourism. So makakapunta sila sa mga farms. So pag pumunta sila sa farms, ito yung sinasabi natin, Doktora, na dito po pwede ngayon ng small production kasi cottage industry to, hindi po ba? So bilang isang cottage industry, pagka bumisita sa iyo, direkta bumili sa iyo eh. Walang ibang dinaanan na chain, no? There's no other part of market chains in between. So direct yes, from the farm to the consumer, yeah, di ba? So yun po, diretso na may traceability ka. Alam mo kung saan mo binili eh, di ba? Hindi siya dumaan sa mahabang proseso. So kung matututo ang ating mga farms na gumawa ng kanilang mga sarili products, ano po, so nagiging, mako-convert nila yung tinatawag natin na from a low-value crop, pwede maging high-value product, hindi po ba? Yes. Yes. So pag naging high-value product na pwede nang mas mahal, imagine ninyo kung kamatis bibilin mo ng napakamura pero ginawa mong tomato sauce, di ba pwedeng mas mataas, hindi ba? So more than 300 to, when we did the costing, you can do it more than 400 to 500% of increase from the original value of your ingredients. Opo. Ayan, may pumasok po na tanong, no? Yung makopa daw po ba ay pwedeng iburo? Okay, ito dito natin, dito yung sinasabi natin na pag-aaralan natin. Ano nga kasi, ba sa English yung makopa? Sugar apple pa. Oh, sugar yeah, apple okay. Ang tawag natin. Kasi po, sheer apple po, sheer apple. Thank you. Sige pa lang siya. Yun yung bagong learning sa akin. Sheer apple. Kasi siyempre, ako po kasi gumagawa ako ng mga parang literature para sa ating mga produce. Kaya minsan, madalas ko siya na-encounter. So, kung pag-aaralan po natin kasi ang sugar, ito yung sinasabi ko, kaya magandang pinag-aaralan natin eh. Di ba, very airy siya. Di ba, very airy ang makopa eh. So, halos wala siyang, Ang bilis din niyang mahinog, ang bilis din niyang bumagsak sa lupa. So siguro ang pinaka kung ako ang tatanungin mo, ang maganda sigurong method of doing that is sugar concentration. Combination ng drying and sugar concentration. Para hindi ba naalala ba doktora ng mga bata tayo ang meron tayong mga champoy, ano? So siguro para na-visualize ko ngayon yan. Kung makopa, kung i-apply ko yung konsepto ko on home food preservation, siguro pwede ko siyang gawing combination ng salty, sugar concentration, and drying. Parang champoy, di ba? Di ba? Parang ganon. Kasi ang champoy, di ba, doktora, yun ang flavor ano profile ng champoy. Ano nga bang putas ang nag-originate ang champoy? Marami din tayong ibang, hindi lang isa. Hindi lang po isa. Pero ang talagang original natin yung galing sa ibang bansa, hindi local sa atin kasi. Pero at least nakatikim tayo dahil siya. Hindi tayo nag-grow. May naalala ko, binanggit ni Amy yung makopa. Naalala ko nung maliit ako, tuwan-tuwa ako dyan. Meron pang isa na hindi ko rin alam kung ano sa English. Yung chesa, yung yellow. Chesa. At nagkakabagsak din yan sa lupa kapag nahinog. Mm-hmm. Hindi masyado gustong kainin. Masyado malambot yung prutas eh. Oo, pero balita ko, very rich din daw yan ng mga ng mga vitamins and other mga like vitamin C or E. Rich di din ba siya. Pa, I can say siguro mataas sa vitamin E kasi yellow siya, hindi po ba? So, yun naman po, siguro pagka ganon, pwede tayo, pwede, hindi po ba? Ito dito, doktora, yung pumapasok yung background mo ngayon sa design eh, di ba? So, isipin mo, okay, kung chesa siya,
So hindi ba para siyang parang kamote ang kanyang ang texture niya, hindi ba? Oo. So kung ang texture niya parang kamote, baka pwede siyang spread. Jam spread. Yung parang spread po, ano yung parang yung ginagawa natin sa ube. So pwede mo siyang gawing i-spread. So pa pwedeng ganoon. So yun, so kaya sinasabi, kaya napaka-importante ng product development. So kaya sabi ko, kung nasa farm ka, pwede ka mag-product development. Ako, ako love na love ko yan, doktora. Gusto kong lagi naglalaro sa kitchen. Amy, ang sarap ng ang guest natin ay napaka-talented, multi-talented. Hindi lang siya educator. Baka pwedeng maulit ka, Gigi. Oo po, sigurado mo yan. Oo. Salamat. So ganun lang ka. Oo. O kung magpapademo na kami sa iyo. Siguro. Sa kaya nung una sabi, medyo sabi ko, magdedemo ba kasi wala ka sa kitchen ngayon. Pero po. Sa place ko pala ka, Gigi, mas maganda pala na may demo. Kasi habang nagkwento mo sa akin, napapaisip na ako, ano ba yung formulation doon? Ano ba yung ratio ng water saka nung sugar kung gagawin ko yun? And so, pumasok, ko, maganda pa talaga may demo. And also, pumasok na sa picture. Pumasok na rin sa picture, Amy, ka Gigi, yung pag-explore natin ng mga iba-ibang prutas na hindi natin alam kung paano i-preserve at kung, di ba, mga seasoned fruits na rin. Yun din talaga, yun ang importante doon, doktora, yung hindi porque hindi ginagawa, hindi na ibig sabihin, hindi na pwedeng gawin. So, be creative. Ito yung madalas ko rin itinuturo sa ating mga farmers. You need to be creative kasi, nag-explore kayo kasi napaka, alam niyo po, napaka-blessed. Doon ko na-realize yung nagsimula na po ako mag-farming. Na napaka-blessed natin bilang mga magsasaka na meron tayong access sa source of food. Kasi pwede natin makita kung paano natin gawin eh. Hindi ka tatakbo kung saan-saan. Pagkatapos kung halimbawa may isip ka na, halimbawa kagaya po ngayon, naisip ko gusto kong gumawa, uso ngayon ng Korean food, paano ba pwede kong gawin sa mga ano? So nag-iisip ako ngayon ng bago kong itatanim. So kinakailangan, alam mo rin ang trend, hindi ba? Alam mo rin ang trend sa food. Pero kikimchi ka na ba ka, Gigi? Pupunta na lapit na tayo, hingin na tayo kay doktora ng ano ng guide pag mga nasa livestock naman, ano? Doktora, guide mo naman, di ba? So, guide naman tayo ng doktora para mag-grow ng mga livestock para ma-preserve natin. At mag-preserve din, yes. Para mag-preserve din. Kasi kagaya doktora, hindi ba sa ating mga hogs? Yung sabi ko, dito hindi natin masyadong ginagawa, pero sabi ko, in other countries, yung mga jerkies, very popular ang mga jerkies, hindi ba? Pwede. Yung mga dried, oo, hindi ba? So, pwede bakit hindi natin i-explore yan dito? Naku, so, madami ating proyekto. Na-excite to be ako. Baka maganda, magkita na tayo niyan minsan. Batangas daw si Ka Gigi. Batangas ay naman po. Malapit once lang. Mag-lift na yung mga quarantine na yan, bigla na lang magugulat si Ka Gigi sa amin ni Amy. At tayo ay magbibisita din ng mga hog farms. Yeah. Pero Ka Gigi, may nakita din ako. Huwag natin ilimit sa prutas, no? Kasi may nakita ko malunggay. Yes, po pwede, kaya nga sabi ko, kahit ano po pwede, basta alam mo yung konsepto ng home food preservation, think about it and how you can use it, hindi ba? So kagaya sabi ko, kung ube, kagaya yung pinag-usapan natin, kasi yung ube, yung chesa, kamote, parang pare-parehas ang mga texture niyan eh, hindi ba? So pwede siyang gawing spread, pwede, or pwede mong i-dry, pag dinry mo, pwede maging powder, pwede maging flour. So yun yung mga maiisip mo kaagad. Tapos, kung halimbawa yung gulay naman, so pwede rin, sabi lang, pwede mong i-preserve ang gulay, dahon lang. Sabi ko, pwede, di ba? So, ano naman ang mga technique na pwede nating gawin sa gulay? Di syempre, pwedeng i-dry first. Pwedeng iburo. Hindi ba, doktora, nakaalala mo, nakakain ka na ba ng mga yung mga burong kangkong, burong mustasa. Favorite namin yan, burong mustasa. So, pwede siyang iburo. So, not only mustasa, no? Oo, pwede. Bakit nga? Hindi porque hindi ginagawa, hindi na pwedeng gawin. So pwede kang magmustasa, talbos ng kama, pwede kang malunggay, di ba? Dahon ng ampalaya. Alam mo po sa ano, sa nakakatuwa to, doktora, hindi, I have several, hindi ko lang kung nasa akin yung mga pictures niya. Pero
Pag ikaw pumunta ka sa isang department, sa isang grocery sa ambaw sa ibang bansa na may mga Filipino stores, ano po, mga Asian stores. Ako natutuwa kasi kaya ginagawa ko po ito kasi para nagkakaroon din ako ng idea para anong ituturo ko sa aking mga sa ating mga magsasaka, no. So, alam niyo po, doktor, ginagawa nila, binabrine lang nila 'yan. So, ibabrine kasi sa tubig lang, tapos fini-freeze, no. So, yung pong malunggay in water, kangkong in water, alugbati in water, tapos frozen lang siya, doktora. They are just frozen and soft. Yan. Kaya, kala mo, yelo eh. Pwede yan. So, nakaano lang sila, naka-freeze lang sila. That's right. Pwede so, naka-freeze lang sila. Oo, naka-freeze lang. So, ginagawa, ang technique lang doon, doktora, is binablanch mo lang quickly ang vegetable para lang mawala yung kanilang any bacteria or pathogen. Quickly blanch it, put it on a cold water, tapos freeze it. Put some water in it and freeze it. Meron ka na ngayon pwedeng ibenta. Di ba? So, sabi ko, wow, how simple is this? Napaka-simple lang. Pero, alam nyo, $2 ang isa. Bigla ako lalong naging grateful sa ating palatuntunan kasi na-realize ko na hindi lang mag-advocate ng farming, yung makapag-create ka ng maraming opportunities ng pagkakakitaan. Yes. Tama po. Nakatuwa yun, no? Parang sa ibang bansa, magkano agad yung presyo nun kay Gigi. yung maliit lang na. Biglang nakarating ang mga dahon-dahon natin. Ay, maaaliw ka talaga. Ako aliw na aliw, doktora, when I see them. Because it gives me an idea, like I said, in product development na bakit hindi natin naiisip, no? Kasi minsan kadalasan nakaganito lang tayo. Ang alam lang natin yung currently na ginagawa. Pero pwedeng gawin. Explore. So when I see that sa store, nakikita ko iba-iba klaseng dahon natin na tinatapo na lang natin or whatever. Naka-ano lang siya, naka-blanch and water and frozen. As simple as that. So may choice ka. Kasi ako nagluluto po ako pag ako po napupunta na. Nagluluto ako, namimiss ko ang malunggay. Bumibili ako ng frozen malunggay. Nagluluto ako ng malunggay. So hindi ako nawa. Ganun lang ang ginagawa ko po. Pero Gigi, curious po, galing dun sa frozen na malunggay, pag ito nalusaw na, anong texture nung dahon ng malunggay? Actually, firm pa rin siya kasi binlunch mo siya. So yun yung idea, dog. You have to blanch it first. Yung blanching ang secret. Yung blanching ang secret mo, dog. Dahil kanina niyo pa nababanggit, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano ba yung proseso ng blanching? Ang blanching po, ang ginagawa lang po natin dyan, pagka nagpa-blanch po kayo, lagi kayong merong, may katabi na kayong malamig na tubig. Ano po? Kasi kumbaga, ilalagay, idinidip mo siya quick, idinidip mo siya quickly, no? Yung sa mainit na tubig. Ito depende naman ngayon dito sa bina-blanch mo. Siyempre, kung halimbawa malunggay, madali siya nga. So, quickly lang, mga seconds nga lang siya, minsan less than a minute lang. Ba-blanch mo lang siya, tapos itaalisin mo, tapos bigla, quickly ilalagay mo po siya sa cold water, no, para kumbaga, you change ng temperature niya. Isasawsaw mo lang siya. Isasawsaw or itataw-taw. Yan. Mapapagalitan cold water tayo na. And eventually freezing. Opo, tapos i-freeze na natin freezing. Siya. Yan. Kaya pagka ganun po, kasi ang nangyayari ba, hindi po ba sabi natin, kaya minsan nasisira ang ating mga greens is because of some of the bacteria and pathogens that are in there, no? So yun po ay nai-eliminate natin by doing blanching, no? So once we blanch that, we remove that, at tapos i-subject natin sila sa cold water right away, and then we freeze them. So ganun lang po ang ginagawa natin ang data. So yung mga greens natin, yun ang mga magagandang technique. Kaya yun sabi nila, naku, inasisira naman, nabubunok. Pwede naman i-freezer. May freezer na kayo sa refrigerator ninyo eh. Pwede nyo nang ilagay yun. Bibili na lang sila siguro ng Ziploc bag. Pagkatapos, ilalagay nila doon. Pag naka-Ziploc bag na yan, di meron na po sila mga nakatabing gulay. So kung wala silang time na bumili, pumunta sa palengke, meron na silang nakastore sa kanilang mga freezer na mga gulay. Ganun po yung kadali lang. Napaka-simple. Ang galing. Agree ako dyan. Agree, ano ba? Simple technology po, pero kita mo naman, yung appetite mo eh, mabibigyan solusyon na ang cravings mo sa malunggay. At the same time, kung mayroon ka ang ganito, pwede ka pang kumita ng malaki kung ay export mo pa, di ba? Ay, napakagaling.
Very opo. Simple. Very simple, opo. At dahil medyo ano tayo, maganda yung usapan natin, pero kailangan ko lang tapusin ang ating kwentuhan pansamantala. Sana po ulakan niyo po ulit kami sa susunod, Miss Gigi. Opo, no problem po ang Ami and Doktora. Pare-parehas po tayo ng advocacy na gusto natin na makatulong sa ating ano ating mga kababayan lalo na sa ating agri sector. Ako po I that's also our family's commitment to like help in our rural development through farming. Grateful heart po ang Manila Times TV sa inyo. Good luck po sa inyo at mabuhay kayo. Thank you po. Ako gusto, gusto na sinasabi ni Ka Gigi, never limit yung possibilities. Kung may nakita ka na pagkain dito or prutas, huwag mo i-limit na hindi kasi pwede yan sa ganito. Diba? Maging creative ka, maging resourceful, mag-experiment ka, explore. Yan ang napulot yung kay Ka Gigi ngayong araw. Maraming maraming salamat po Ka Gigi. Ang dami po namin natutunan. Hindi lang sa food preservation eh. Pati sa pang araw-araw na namin, parang ngayon mas magiging aware na ako sa paligid ko. Pang-manage ng kitchen. Mama, wala nang mabubulok-bulok din sa refrigerator natin. Siguro pag naglakad ako dun sa farm ng lolo ko, pinakita ko mag, ay naku, pang-atsara. Naglakad ako, pero ay naku, kalamansi, ay pwede yan. Actually, Ami, pagkaganyan ng mindset mo, yun ang actually, I think, yung lagi ko sinasabi. Dapat ganun yung i-adapt nating mindset para talaga maging, ano tayo, maging create. Kasi yun ang mindset ng agripreneur. Kung gusto mo maging agripreneur, dapat ganyan ang mindset mo. Marami kang pwedeng gawin. So, yun dapat natin, i-train natin ang ating mga magsasaka on that kind of mindset. Yes, ma'am, deserve mo yung pagiging mentor of the year. Kasi simple lang tayo kasusap, pero na-mentor mo na kami ni Doktora. Salamat po. Thank you po. Doktora, maraming salamat din po sa pagsama. The pleasure is mine. Glad to meet you, Ka Gigi. Masaya akong nagkakilala tayo. Ako din po. Ayan. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.